Sa gitna ng official visit ni Indonesian President Joko Widodo sa Pilipinas, nangako ang Indonesia na suporta sa pagbuo po ng Code of Conduct sa South China Sea. Nagpadala naman ng liham sa kanya ang pamilya ng kababayan natin si Mary Jane Veloso na hanggang ngayon nasa death row sa Indonesia. Saksi si JP Soriano. Ang mga issue ng South China Sea at kooperasyon ng mga bansa sa ASEAN kabilang sa pinag-usapan ni na Pangulong Bongbong Marcos at Indonesian President Joko Widodo na nasa Pilipinas para sa tatlong araw na official visit. President Widodo and I had a fruitful and honest discussion on regional events of mutual interest such as the developments in the South China Sea and ASEAN cooperation and initiatives. The Philippines and Indonesia affirmed our insistence on the universality of UNCLOS, which sets out the legal framework that governs all activities in the oceans and in the seas. 2002 pa nagsimula ang mga pag-uusap para magkaroon ng Code of Conduct o alituntuning gagabay sa ASEAN at China sa issue ng South China Sea. Pero nananatili pa rin itong mailap hanggang ngayon. Nangako ang Indonesia ng suporta sa pagbuo ng Code of Conduct. Indonesia is ready to work together with all ASEAN member states, including with the Philippines, to finalize the Code of Conduct as soon as possible. Isinusulong din ng Indonesia ang kooperasyon sa seguridad sa border ng dalawang bansa sa pamamagitan ng joint patrols. But there are many things still need to be improved. Revision of border crossing agreement and border patrol agreement of 1975 need to be expedited. Settlement of continental set boundaries need to be pushed. I also seek your excellency support related to purchase of anti-submarine warfare aircrafts for the Philippine Navy from PTDI Indonesia. Hiningi rin ang suporta ng palasyo para mapabilis ang groundbreaking ng North-South Commuter Railway Project at proteksyon ng Indonesian coffee products. Nilagdaan din kanina ang kasunduan kaugnay sa tuloy na pagsusupply ng Indonesia ng coal sa Pilipinas at pagtutulungan kaugnay sa renewable energy at natural gas. Kasabay ng pulong ang pagtitipon ng pamilya at mga taga-suporta ni Mary Jane Veloso, ang OFW na nasa death row ng Indonesia matapos mahulihan ng heroin sa kanyang bagahe noong 2010. Huli siyang nabisita ng kanyang pamilya sa kulungan noong Pasko. Stress po siya. Yung pumayat po siya, yung parang tumanda po itsura niya. Kasi po yung mga kaibigan po niya dun, mga nakakalaya na po. Halos 14 na taon na matapos siyang maaresto, tila pinaghihinaan na ron ng loob si Mary Jane. Giit ng kanyang pamilya, napatunayan na ng ebidensya na biktima lang si Mary Jane at niloko ng mga recruiter, kaya dapat mapalaya na siya. Kailan daw po ba makakalaya ba siya? Nakakulong na daw po yung talaga may-ari at nahatulan na. Ano raw po at bakit hindi pa siya matulungan makalaya? Kung meron lang sana kasalanan, hindi ako iyak na ganito, tanggap po namin. Ngayon wala po siyang kasalanan, kaya pinalaki ko po yung aking mga anak na yun, matakot kayo sa Diyos. Sasama dapat ang pamilya sa Malacanang para iabot ang kanilang sudat kina Pangulong Marcos at Pangulong Joko Widodo. Pero sa gitna ng programa sa Mendiola, nahilo ang ina ni Mary Jane, kaya abogado na lang ang nagpa-receive ng sulat sa palasyo. Ayon naman sa ating DFA na ipadala na sa Jakarta ang mga tanong mula sa korte sa Pilipinas kaugnay sa kaso ni Mary Jane para masagot ito ng ating kababayan. Bilang bahagi ng kanyang testimonya laban sa kanyang mga recruiter, umaasa si Pangulong Marcos na makakamit din niya ang clemency. Patuloy raw na gagawin ng gobyerno ng Pilipinas ang lahat para tulungan si Mary Jane at kanyang pamilya. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.